Fatima, kami dumudulog sa iyong awat alindog at napakukupkop. Ituro mo, Inang mahal, matuwid na daan. Lagi kaming magdarasal ng rosaryo mong mahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga alagad sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila sa Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, "Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami." Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad at natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Sa Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kaniya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kaniyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nilang aking salita, tutupanin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo sa araw na ito ang ating maging sandalan at gabay sa paglalakbay kung anumang meron tayo ngayon. Puot, galit. Hindi natin alam kung saan ito nanggagaling. Hindi natin alam kung ano ang pundasyon ng pagkapuot ng tao sa isa't isa. Hindi natin masabi ng tahasang bakit ba may napopuot sa isang tao o sa mas maraming tao. Ito ngayon ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang
napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Yung isang salitang pagkapuot na hindi nawawala sa tao ay siyang gustong ipaliwanag sa atin ng Ebanghelyo na walang kapupuntahan kailanman ang napopuot sa iba. Sa mundo natin ngayon, maraming paraan ang tao para magpasalamat sa Diyos. Ang bagong umaga, ang regalo ng buhay, kung sino man yung ngayon ay nagsa-celebrate ng birthday, is a gift of life. Ang pamilyang meron tayo kahit alam nating hindi ito perpekto. Ang ating paghinga. Ang patuloy na pagtibok ng puso. Ang ating kapaligiran. Maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat. Pero bakit kaya sa batayan ng tao, napakahirap magpasalamat sa Diyos? Palaging ang nakikita ay ang bagay na kulang at wala siya. Kapag tayo ay hindi marunong magpasalamat, puot ang pumapalit dito. Nagsisimula sa tanong hanggang pumunta sa pagkagalit at sa mas malalim na prinsipyo ng tao, ang pagkapuot. Bakit? Bakit wala ako noon? Bakit hindi po ako ganon? Bakit po sila ay ganon at ako ay hindi? Kapag nag-umpisa ka ng magtanong ng bakit, magkakaroon na unti-unting papasok ang puot na meron ka. Dahil iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng mundo. Kaya tayo napopuot. Ano ba ang pamantayan ng mundo? Ang sukatan ng mundo ay hindi sukatan ng Diyos. Ang sukatan ng mundo ay sa sanlibutan. Na successful ka kapag marami kang pera, na ang iyong narating ay isang bagay na hindi kaya ng iba, ang impluwensya, ang kapangyarihang meron ka, ito ang pamantayan ng mundo na siyang kinaiinggitan ng iba. Yun bang kapag hindi ka nakasabay, naiiwanan ka at hindi ka in sa nangyayari? Kapag wala kang bagong labas na cellphone, di ba nalulungkot tayo? Hindi ba naghahangad tayo na sana meron din ako noon? Kapag ang iba ay mayroong mga bagay sa kanilang pamamahay, hindi ba nananaghili tayo na sana meron din kami noon? Kasi yun ang sukatan ng mundo. Yun ang sukatan ng sanlibutan. Ang magkaroon ako ng meron ng iba. Kaya kung ako ay wala at hindi ko yun marating, nag-uumpisa kong magtanong sa Diyos. Bakit? At worst, napopuot tayo sa iba. Ang Ebanghelyo ngayon ay pagsasaayos kung ano ang dapat nating lakaran. Kung kaya nating magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na meron tayo at nararanasan natin, sana kaya din nating magpasalamat sa gitna ng pagkapuot ng iba sa atin.
dahil hindi natin pwedeng pantayan ang poot ng iba. Ang pwede lamang nating gawin ay ang palaging magmahal sa gitna ng pagkamuhi ng iba. Sapagkat simula pa lamang ang Diyos na ang nagsabi sa ating una siyang kinapuutan bago tayo. At darating ang karanasang iyan sa ating buhay na may mga taong mapopuot sa ating hindi natin alam ang dahilan. Ganun pa man, magpatuloy sa paglalakbay upang tayo ay makarating sa kaniyang kaharian. Sa pagdiriwang natin ng aparisyon ng Our Lady of Fatima sa araw na ito, tayo ay sumunod sa mungkahi ng ating mahal na Birheng Maria na palaging magdasal para sa conversion of sinners upang ang kapayapaan ay maghari at maalis ang puot ng tao sa bawat isa. Sa ating buhay, hayaan nating ang kapayapaan ang manaig sa ating puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ng bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagmatagalang kapayapaan ang mga bansa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong na makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang unting alay mula sa amin.
iyong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ang mahal na Birhey ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ang sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaibak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Sa pagbasa ko nito ng dugo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ang totoo ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria.
You're the woman, Mary's your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, Ave to the eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kaniyang sinapupunan ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kaniyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.